tumuli tayo sa Santa Ana Hospital para sa pinakamahalagang araw ng mga pasyente ng Operation Smile. At kung naalala ninyo, noong first screening ng Operation Smile ay nakausap natin ang ilan sa mga pasyente at kanilang mga magulang. Kaya ngayong araw na to, kamustahin natin ang mga pasyente after ng operasyon nila at kung paano nagbago ang kanilang buhay. Kasama natin ang na-interview natin nung first screening ng Operation Smile, si Nanay Mary Jean. Hello, Nay! Kamusta na po kayo? Okay naman po. Kailan po ba kayo nag-stay dito sa Santa Ana Hospital? Ano po ba nangyari after ng first screening? After nung screening po, kahapon po kami in-admit. Anong oras po yun? Alas 6 ng hapon. Hanggang ngayon po kami nandito. Kailan po ba naoperahan yung baby nyo? Kasi nakikita po natin ngayon, noong last time na-interview po natin, yung baby ni Nanay Mary, cleft lip pa rin siya noon. Pero ngayon po, sobrang nagbago na, naoperahan na yung bata. Ano po ba feeling nyo ngayon, Nay, na finally magkakaroon na po ng normal na buhay yung anak nyo after yung operation? Siyempre po, tuntuan po ako na naoperahan na po yung anak ko. Lagi pong pasasalamat ko dahil po sa kanila po, na-operan yung anak ko. Maraming salamat po. And ngayon, Nay, ano po ba ang masasabi nyo na ngayon magkakaroon ng normal na buhay yung anak nyo? Meron pa po ba kayong mga worries para sa anak nyo? Ano po, sa ngayon po kasi hindi pa po tapos yung operasyon po. Mayroon pa pong sasunod po. Mayroon pa po kami kasi hindi pa po nano yung sa ilalim po. So, yung baby nyo po, merong cleft lip and cleft palate. Dati, cleft lip po, ngayon, naayos na po yung lip niya. Pero this time, kailangan pa na i-undergo ng surgery ang cleft palate naman niya. Kaya naghihintay po kayo ngayon para sa next surgery ng baby nyo. Pero kitang-kita nyo naman po, sobrang laki ng pinagbago. Yung baby nyo, ang 96 na naoperahan, siya yung pinaka-last na patient sa first batch ng operation. Yun nga po, hindi ko po gulat nga po ako na yun yung sa dami po namin na kami po sa yung first batch. Nagulat na po ako, yung pinakahuli po yung anak ko. Dahil po sa operation,